Welcome sa Masagi TV. Kung bago ka pa lang sa aking channel, pindutin lamang ang subscribe at bell button para updated ka sa i-upload kong mga video. Pag-usapan natin ang mga Marcos Gold, kung totoo ba o hindi, bilang patunay na ito'y totoo, iniloblob sa tubig ang mga documents para patunay na ito ay totoo. Kalat ng mga dokumento, akala ng iba, original. Because hindi pa po sila nakakita ng original. Here. Kaya nag-request ako ng tubig para ilugod po natin. Para makita natin kung original o hindi. Okay po? Pag hindi original yan, nagkalat na po mga ikyan. Punit-punit na po yan. Hello? Mga kababayan, alam ko hindi kayo makakumpinsi nito. Pero kung nagawa ito, pero baka maunap ka pa nakapila dito. Pag hindi ko bumigising ang Diyos, hindi ka na nakapila. Hello? So, nagtanda pa ho ang 77 Morning Star para sa inyong pinakabasa dito. That of the future, before we are schools, now, lampas-lampasan na tayo ng lampas nila na lampas. We don't have to divide, we must unite. So, that po yan ay i-assign. Uy, limit ka. Limit ka. Blub-blub pa si sir. Pag sinabi nila mental certificate na nakalagay doon, huwag naman kayo magsasubmit ng copy. Kung kailangan nila yung mental certificate, yan, hello. Ano ba ito? Yung bagong tipunan. Philippines Monetary Currency. Shanghai ba? Blog na rin natin lang. Kung masira, masira. Hello? Masisira. Hello? Dublog natin? Sige, boss. Dublog. Dublog ba dito para makita nila yung original? Para makita nila yung original. Okay. Maka ilang bisis na ito, boss, niloblog? Eh, dumaan na yan sa acid test sa Hong Kong, Singapore, China. Lahat po yan. Naghintay na lang yan ng mga tamang tao na 72. Andiyan naman sa Biblia nyo na kailangan complete number. Okay? 72 po yan. So, kailangan po ng complete number. So, marami po yan. Nakapangalan po lahat. Okay na po? Kailangan na certificate of entitlement. May numero-numero po yan, no? Iba-iba? Yan po yung special certificate of deposit. 3,500 metric tonelada ang special. Look.
Hindi yung special na, porque special, naka-aircon. Okay, next question. Marami po yan. Kailangan po makinabang lahat for the benefit of the Filipino people, the Philippines, and the whole world. Kaya every day, almost every night, nagre-report po dito ang World Bank, the Royal Family of China, World Settlement, United Nations, World Bank, si David Malpass. So, they are completing the transfer. Okay, ikon mo ito para malaman nila. Ma-update na muna natin mga kapapalan. The latest update for today that the World Bank and then the Vatican, including the two bank officers of Vatican, are working hand in hand para po ma-subdivide yung pera after na the World Financial Agreement has been signed. So ito na po. Kailangan lang ma-finalize yung mga documentation para po ma-distribute yung pera and then the money that is supposed to be for the 77 Morning Star can be transferred to the BDIP. Bilang patunay din muntik ng Manakaw ang 3,500 metric tons nito, ito ang totoong balita. Sina dating Pangulong Noynoy Aquino at 5 dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno dahil sa umano'y shipment ng mga ginto. Ginamit na batayan ng mga complainant ang umano'y Circular No. 49 na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas para ilipat sa Bank of Thailand ang 3,500 metric tons na ginto. Naharang lang daw ng United Nations sa mga ginto at ngayon nakadeposito sa International Bank sa Barcelona. Bukod kay Aquino, dawit sa reklamo ang ilang dating miyembro ng gabinete na nag-aproba umano sa shipment ng ginto noong 2014. Pero sa kopya ng reklamo, tinukoy si dating DILG Secretary Mar Rojas na kalihim ng Department of Nutrition and Local or Nutrition of Department of Local and Government, habang kalihim naman daw ng finance si dating Justice Secretary Laila De Lima. Pero ayon sa mga complainant, nakuha nila ang kopya ng BSP Circular sa pamamagitan ng Freedom of Information o FOI policy. You're not supposed to take out any gold reserves from a bank for a private transaction because those are properties of the Philippines, right? This case would be pursued to the end. And more point on that is to see to it that this gold will be retrieved and will be sent back to the banker of the country where they are supposed to be kept. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Nanindigan ng Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group na hindi peke ang inilabas nilang mga ebidensya kaugnay ng gold shipment na umano'y pinasok ng Aquino administration. Samantala, sa January 23 naman ay inaasahang maglalabas ng karagdagang dokumento ang mga complainant kaugnay ng gold shipment scandal. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mismo ang Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group o TAOC IG ang nakakuha ng mga dokumento na nagpapatunay na totoo ang umano'y shipment ng 3,500 metric tons ng ginto na idiniposito sa Bank of Thailand.
Matatanda ang noong nakalipas na linggo, inireklamo sa Office of the Ombudsman si dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III at anim na iba pa, kaugnay ng umano'y shipment ng $141 billion ng halaga ng ginto patungong Thailand. Kabilang din sa inireklamo sina dating Justice Secretary at ngayon ay Senator Laila De Lima, dating Interior Secretary Manuel Mar Rojas II, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Titangco Jr., dating Finance Secretary Cesar Purisima, Treasury Department Chief Dealer Lorelei Fernandez at Senador Franklin Drilon. Sa eksklusibong panayam ng UNTV, iginiit ng Director General ng Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group na si Dr. Galma Arcilia na hindi peke ang mga hawak nilang dokumento. Ay hindi pwede maging peke yun dahil may mga taga Central Bank po tayo na nakatayo mismo diyan at handang ibuyagyag yung lahat. Kaya lalo pa namin palalakasin at ibibigay namin yung mga ebidensya pa rito. Iginalungkot naman ni Arcilia na may opisyal ng isang ahensya ng pamahalaan na hindi sumuporta sa kanilang National Anti-Graft and Corruption Summit ngayong araw kasunod ng paglabas ng issue ng gold shipment. Kaya nga lang, nung ilabas po namin ito, may isang agency, halimbawa ilinabas namin ito, halimbawa nag-file ng kaso si Attorney Pareto. Tapos saka naman lumabas yung advisory do sa mayor na huwag kumatin dito. Ayon naman sa mga complainant ng gold shipment case, maglalabas pa sila ng mga dagdag na ebidensya at dokumento upang pagtibayin ang kanilang akusasyon. Sa abot aking nalalaman, tsaka nalalaman ko sa kaso, harap ako. Actually, totoo, nasa Spain nga yung gold bars eh. Asahang maglalabas sila ng dagdag na ebidensya sa susunod na linggo. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Manila. Former President Noynoy Aquino faces yet additional criminal complaints. Plunder and graft charges were filed before the Office of the Ombudsman against Aquino and six others in connection with the alleged illegal shipment of $141 billion worth of gold bars to Thailand. The charges were filed by the Integrated Bar of the Philippines member Fernando Perito and former Banco Central ng Pilipinas examiner Rogelio Cantoria. Aside from the former president, also charged were former Justice Secretary, now Senator Leila De Lima, former DILG Secretary Mar Rojas, Senator Franklin Drilon, BSP Governor Amando Titangco Jr., former Finance Secretary Cesar Purisima, and Treasury Department Chief Dealer Lorelei Fernandez. The complainant said that 3,500 metric tons of illegally shipped gold bars, which came from the BSP, were intercepted in the Union Bank of Switzerland in December 2014.